ginagawa namin, minsan inaabot ng buong damag, minsan naman isang oras lang, karating oras, depende sa sira, pero masaya kapag naiintindihan mo na yung sistema ng ginagawa mo, ng ginagawa ng maintenance. Masaya siya, maganda experience, madali. Hindi siya madali, sabihin, mas mag-i-enjoy ka pag yung ginagawa mo ay nasimulan mo ng maintindihan. Kasi yung experience ko from power plants to manufacturing, yung transition niya, medyo nangangaba ako kasi walang experience na manufacturing sa Pilipinas. Tapos pagdating dito sa Canada, ganun yung ginagawa ko. Sobrang hirap, mabuti na lang may mga Pilipino na tumutulong sa akin. Mga mababait din mga Pilipino ang nakasama ko. Hindi nila ako pinababaya. Please, bago mo lang matuto. Kailangan mo matuto para makasurvive. Ganun lang siya. Malaking toolbox kailangan din namin. Isipin mo na lang, may drive ka kung gaano karaming tools ang ginagamit mo pag nasa Pilipinas ka. Ganon, halos ganon karami yung bibilhin mo, sarili mo, para hindi ka na manghiram. Mahirap yung nanghiram ka kasi sila rin ginagamit nila yung tools nila. So, hindi mo basta-basta pwede hiramin. Kailangan sarili ko. Ako, bumili rin ako ng isang toolbox ko. Medyo puno na. Yung iba dito, dalawang toolbox na may laki puno. Sa akin, isa pa lang. Kasi, konti-unti yung bili ko. Kasi, siyempre, budget. Kailangan. Medyo mahal yung mga tools. Pero, sulit naman kung meron ka sarili tools kasi hindi ka mahirapan sa ginagawa mo. Dalawang pagkabil drive ka. Kailangan mo gumastos. See.